Sa ibang balita, aabuti ng isang linggo bago mailabas ang resulta ng forensic examination ng NBI sa labi ng flight attendant na si Christine Dacera. Nailibing na si Christine kanina. Nakatutok si Von Aquino. Napayakap sa kabaong ni Christine Dacera ang inang si Sharon. Hiling niya sa mga dumalo ang panalangin sa kanilang pagkamit ng hustisya para kay Christine. At yung overflowing niyo po na support at comfort na binibigay, kahit papano po, naiisang pin na nataraw po natangin. Because we really love, like, she's a very good girl. We love so much her baby, Aika. Bantay sarado ng mga pulis ang Libing para matiyak na naipatutupad ang health protocols. Kahapon dumating ang forensic team ng NBI sa Burol para sa re-autopsy ng labi. We have taken as many samples as we could from the cadaver. We hope that this will help us conclude the investigation. We will be doing a series of tests and laboratory runs on the specimen that we have collected. Today, we will be transporting those to Manila. Tiwala ang NBI na may makukuha pa ring ebidensya sa tissue samples na kinolekta ng forensic team kahit na embalsa mo na ang katawan ni Christine. Alam namin na medyo imposible na. Opo. Considering that there had already been compromised na yung ibang pieces of evidence dito. Oo. Considering na contaminated na, nag-deteriorate na. Opo. Nagkaroon na ng rapid deterioration yung ibang ebidensya dito. But again, we are not discouraged by that. Sabi ni Justice Secretary Menardo Guevara, posibleng makuha sa samples ang traces ng alcohol at droga sa katawan kung meron man. So I think they have the technology para makita pa rin kung meron bang illegal substance or alcohol, sobrang alcohol na nasa katawan ni Christine nung time na siya ay mamatay. Binigyan ni Guevara ang NBI ng 10 araw para isumite ang kanilang autopsy report. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.